What's up mga kalapang? Tara, samahan niyo kong tuklasin ng iba't ibang klase ng putahe ni Inay! Gutom ka na ba? Tara, lulutuan kita ng own version ko ng Bicol Express. Ating mga pangunahing sangkap, meron tayong alamang. Siyempre, sibuyas. Luya. At bawang. At hindi mawawala ang ating pinaka-best na ingredients, ang sile. At meron tayong gata, sitaw, at hindi mawawala ang baboy. Bahagi siya ng pisngi ng baboy. Painitin muna natin ang ating kawali. Kasi parang boyfriend mo lang yan na nanlalamig sa'yo. Kaya kailangan mas mainit, mas maganda. Ayan, mainit na siya. Ayan, pwede na natin ilagay ang ating mantika. Ganyan karaming mantika lang. Ay, dagdagan ko pa ng konti. Parang kulang eh. At pag mainit na, pwede natin ilagay ang ating recado. Unahin muna natin ang bawang. Tapos, isusunod natin mamaya ang sibuyas. Ayan, di ba? Mainit na mainit yung mantika natin. Ayan, sibuyas na. Ilagay na natin yan. Saka ilagay uli ang luya. Haluin na natin para mapantay ang luto sa kanila. Hintayin lang natin medyo maluto na at ilalagay natin ang baboy. Yan ang sunod natin gagawin. Ilagay natin ang baboy. Gisa muna natin siya para mawala yung pagkalansin niya. Yan, hintayin lang natin siya na medyo maluto-luto na. Ayan, pag ano na siya, pag medyo golden brown na siya, ayan, saka natin siya susunod na iba pang sangkap. Huluhuluin niya lang siya. Lapit ko, yung ganda ko niya. Hayaan muna natin siyang maluto. Yan, para maging golden brown siya. Yan, golden brown na siya. Lagyan natin yan siya ng paminta. Depende lang sa inyo kung gano'n yung karami ang gusto ilagay. Tapos, saluhuluin natin. Para habang magluto siya, magkakaroon na siya ng kakaibang lasa gawa ng paminta. Yan, medyo nagmamantika na siya. Yan, okay na. Pwede na rin ilagay ang ating alamang. Yan, depende sa inyo guys kung gusto nyo hugasan muna yung alamang nyo kasi minsan may mga alamang na masyadong maalat. Kaya ako, ginagamit ko yung hugasan ko muna siya bago ko ilagay sa aking niluluto. Hintayin na natin siya na maluto ang ating alamang bago natin siya bubuhusan ng ating susunod na ingredients. Yan. Okay na. Medyo luto yung alamang. Bubuhusan natin siya ng gata. At hintayin natin siya na kumulo. At pag nakulo na siya,
Hahalu-haluin natin siya para lumapot yung nilagay natin na gata. Hahalu-haluin natin siya hanggang sa kumulo siya. Yan, okay na. Pwede natin ilagay ang ating ano, gulay. Lalagyan natin ang ating sitaw. Yan. Sitaw, lalagyan na natin. Haluhaluin natin ng konti para maluto yung nasa ibabaw. Yan, ang ganda na ng ating luto. Mukhang napakasarap nito mamaya. Ano nyo? Di ba? At ang pinaka-highlight sa lahat, ang sili. Lapit nila. Oh guys, yan, malapit na siyang maluto. Napakaganda na ng kulay ng ating luto. At saka ko, masarap na masarap yan. Marami na naman kami makain ito mamaya. Saka depende naman yan guys sa inyo kung gusto nyo ng mas maraming sili. Yan. Ako kasi kinuntian ko lang kasi biklano ako eh. Mahilig talaga ako sa sili. Eh, yung mga kasama ko sa bahay, yan, yung iba, hindi nakain ng manghang. Kaya, bago ko nilagyan ng sili, binukuran ko muna sila ng ulam nila. Yan guys, so, tingnan nyo. Ang ganda na, oh. Nagmamantika na siya. Sigurado ako nito. Mapapalaban na naman ako nito sa kainan. Kaya guys, kung gusto nyong malaman kung ano pa yung mga aking dulutuin sa susunod na tutorial ko, just click the subscribe button and click the notification bell. See you! Alright, alright, alright. Okay, okay, okay.